Yun. Hindi kinaya. Hindi kinaya. Patanggayan ng kadena. Guys, andito na tayo ngayon sa ating farm, Kamatis Farm. Thank you.
Yan, nag-aantay kami ng parts kasi nasitaan kami ng kadena. Hindi expected oh, first time kong makaano dito. Makapunta. Okay. No, ganda ng lugar. Bundok. Sana ito, isa ito sa mga i-project ni Bongbong Marcos, no? President. Yung tinatawag niyang farm to market, yung mga road. Kasi dito talagang grabe ang lubak. Dito yan naman, no? Dinaanan natin. Napakadaming lubak. Sana ma-actionan to ng ating government. Para din sa mga taong nakatira dito, grabe, oh. Yung iba. Na naglalakad lang, pababa ng bundok. Diba? Tapos yung iba, yung mga motor, tignan nyo. Talagang yung normal na motor dito, hindi makakakit dito eh. Diba? Kaya, tawag dito, sira talaga yung mga 100 skill na rider. Ako, rider ako. Pero sila, masasabi ko talaga na 100% rider. Biroy mo, lulubak ako. Grabe. So malapit na tayo dun sa pupunta natin sa farm. Kasi may invest ako doon sa tita ko. Partnership to me. So gusto ko lang tignan bago ako makaalis. Para mag-invest pa tayo sa agriculture. Ayan ang ano natin eh. Hilig natin. So ayan. Sabi ni tita is konting minuto na lang at nandoon na tayo. Kaso nga lang yun, kasama ang palad, nasiraan tayo. Ayan, kaya mag-aantay pa tayo ng konting oras. Ayan. Mag-video na lang uli ako pagka dumating na yung restback namin na kumuha ng parts. Kung maratagalan ng konti. Kasi medyo malayo na rin kami. Okay. Yun oh, may agila ako nakita oh. Oh my god, ang laki. Ang laki ng agila, men. Oh. Mga endangered na ano natin oh. Agila. Yan. So ayan guys, magbibideo na lang uli ako mamaya. Nakikipag marites muna ako doon sa mga kasama ko. Parts. Na lang. Di bale, mamaya pag pauwi pa, mas marami ang pauba kaysa paket. Wala kasing nakuhang ano eh, gamit yung kasama namin.
Ay, dyan na. Makikita ko dito, sir. Ha? Yan, sinundo na ako ng isang kasama namin kasi nayati niya na. Andun na si yung tita ko sa taas. So, binalikan na ako ng yan yung mga daan, bossing. Pumunta sa farm. Okay na po. Ah, maglalakad pa po? Oh, doon. Kasi doon yung garden. Ah, sige po. Ayan. Oh, pupunta na namin yung kasama namin sa doon talaga sa land. Para bumili nung piyasa. Ay, sige po. Ibi-blurred ko na lang po. Go, mag-adan. Pinakay bird sa ating garden. Garden of Eden. At tao na sa kamatis ko. Dito makadaan, parang iskita po yung bird. Yung gusto nyo sanang kunin na truck? Oo, yun. Ang ganda ng view. Ah, nasa langit. Ay po, tutok-tok na talaga. Ito? Nang bundok. Dito man, siguro kung parang hindi pa, dili pa tuk-tuk bong ba? Muna na. Tuk-tuk na, parang tuk-tuk na bird. Ito bird, kataliman natin ito. Kalabasa? Ah, next year po. Malaki yung ano namin noon. Sa kami dito. Ah. Samba kami. No? Ang lupit ng daan. Ako. Puro putik na yung sapatos ni Bruce. Labang ko na lang. Dapat talaga dito naka-boots. Gong?
Tirigong o street? Ha? Oh, wala, sigurong aas po dito, no? Ah, ito na siya. Malapit na siya palang anihin eh. Paano na ngayong Monday? Wow! Dito na tayo ngayon sa tomato farm. Saka, punta tayo din ba? Sa ibabaw ba? Ah, sige po. Mauna pa kasi. Wow, daming bunga oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa biyayang natanggap. Oh my goodness. Ah, meron palang ano? Kubo? Uh-uh. Ah. Lalagyan ng fertilizer. Ilang hektar po ito, tita? Ilan ika hektar ito? Lima. 5 hektars po? Oo. Pero hindi ka naman ang abatar, Gong? 5 hektars ang kabuuang tanim po. Ay, lupa. Tinaniman ng ganitong variety na kamatis. 1 hektar po? Oo. Aha. Yun, dito na tayo. Ay, yung dun po sa baba. Kasali pa yun. Ah, kasali din po. Oo. Ba yun? Pahinga muna. Pahinga muna tayo. Okay. So, mga bossing, andito na tayo ngayon sa ating tomato farm. Yan. Dun sa mga katulad natin ng mga OFW, pwede po tayo mag-invest, no? Sa mga ganito. May pag-partnership po tayo para pag-alis po natin, pag babalik tayo, may extra capital po tayo. Ay, extra income, I mean. Ito, makikita nyo. Mag-harvest to in 1 week. So, itong kamatisan is 1 hectare. 1 hectare siya. Okay. Kita naman, laki oh, 1 hectare. Pero ang kabuuan ng lupa is 5 hectares. And then, yung ibang hektarya is ibang variety naman ng gulay tulad ng kalabasa, ibang klaseng talo, kamatis. Ayan, makikita mo. Ito. Ayan, mga bossing oh. Hanggang doon. Ayan. Ito, mga kamatis. At ang pinakamaganda dito, ang napakagandang view. Kita mo na yun? Napakaganda ng view. Okay. First time ko rin nakapunta dito, kaya same tayo. Yung mga viewer ko nanonood. First time nating mapuntahan to, no? So, ayan, nagtatrabaho ako bilang isang seaman, OFW. Nag-i-invest din ako sa mga agriculture kasi hilig ko talaga ang agriculture. Eh, sabi nga nila, pag walang agriculture, magugutom ang aking kapwa. So, ayan. So, mamaya pupunta daw tayo sa mga kalabasa. So, okay. Napagod ako kasi nasiraan nga kami. So, pagpaakyat at least bumababa ako. Para, you know. Yan. Medyo napagod ako doon kasi yung paakyat, di ba? Mapupunta rito, nasiraan kami. So, pagpaakyat at least bumababa ako kasi nagre-release na siya. Na yung, tawag dito, yung kadena niya, nagre-release na. Kasi yung pangil nung kanyang ano, sprocket ba tawag doon, no?
hindi na maka ano, agapay. So kaya napagod ako. Sana yung sinasabi ni President Bongbong Marcos, no, na matulungan tayo sa ating mga katulad nating mga agriculture, lalo na yung mga mas mababa pa na talagang dito lang umaasa, na sana ay yung mga daan talaga napaka-importante na magawa. Kasi para po sa ating mga magsasaka na ito po talaga yung hanap buhay nila. So marami din ako nakita ng mga native na ano dito, mga kababayan natin na grabe, naglalakad pababa ng dito mismo sa bundok. Lalakad sila, napakalayo po, no? Kaya sana Mr. President Bongbong Marcos, sana dito po sa bukid nun po ito, eh, sa may Mindanao, sana po yung mapagawa po yung karsada para sa mga magsasaka po nating mga magigiting. Ayan. So ito yung mga kamatis na ano, may mga tao dito na nag-stay, nag-aabono. Yun nga pala sa mga kababayan natin, ng mga OFW dyan na gusto mag-invest sa mga ganito. Bago po kayo pumasok, kung nagustuhan nyo po itong video na ito pala, please subscribe na lang din po. Sabay-sabay po tayong umasenso. So yung mga gusto mag-invest po pala ng ganito, pinaka-importante po sa lahat is yung taong pagkakatiwalaan, no? Kasi syempre, maglalabas ka ng pera, syempre dapat yung iiwanan mo ng negosyo mo is mapapagkatiwalaan mo. Kaya dapat talaga pinaka-importante yung taong pagkakatiwalaan, kasi ito ay napakalaking halaga po na inyong pagkakabibitawang pera para mag-invest po dito. So dapat po talaga yung tao po mapapagkatiwalaan nyo, yung kakilala nyo talaga na hindi kayo lolokohin, kasi para hindi po tayo umiyak. Kasi baka sabihin nila lugi, yun pala kumita talaga. Diba? Kasi wala nga kayo dito. Wala po kayo dito sa Pilipinas. Ang lalo na po yung mga OFW natin na first timer, kung nagustuhan nyo ito yung ganito, investment, may mga lupa na pwede nyong rentahan, pag tao. Wala po ang kita dito pagka natyambahan nyo po yung season. Talagang 100,000 po ang kita. Ayan. Pero may time din po na nalulugi talaga, kaya katulad nung last time na hindi na lang hinarvest kasi nalugi. Pero ganyan talaga. Sa palaran din talaga. Sa akin kasi, yung tita ko kasi yung ano dito, tapos yung mga kakilala niya na mga kaibigan niya talaga. Ayan, no? So guys, kung nagustuhan nyo itong ganitong negosyo, ayan, pasukin nyo po sa mga kakilala nyo, kung mahilig po kayo sa mga farm. Ayan. Ayan. Okay. Napaganda po dito. Grabe, sobra. Yung tubig po, talagang miracle water po, kasi tuloy-tuloy, parang galing po sa falls, eh. Kung naririnig nyo po yung tunog ng falls, hindi ko lang makita kasi bangin na po dun sa bandang dulo, eh. Ayan. Okay, akyat tayo dito. Tignan natin yung ibang area. Kasi katulad nito, paalis na po ulit ako. Nagpaplano po ulit ako kaming maghanap ng o magplano ng ibang variety ng gulay. Yan. Balak po namin is kalabasa. So, syempre, habang nagtatrabaho tayo bilang isang OFW, meron din pong kumikita rito sa Pilipinas para sa atin. Ito po yung matis. Diba? Para at least yung may ipon mo dun, may din doble pag uwi mo rito. Nga ka, kung kikitain mo dito, pwede mo yung gawa ng
ibang negosyo, makapagawa ng bahay. Ayan. Okay. Ito, na-tour ko kayo. Mamaya-maya pupunta po tayo dun sa may mga kalabasa. Grabe ho, napaka... Ayan. What a paradise. Makikita nyo po dun, kapatagan na po dun, no? Napakaganda. Yun. Ah, by the way nga pala. Tubong ano po ako, Sambales at Pangasinan. Ang nakita ko lang po dito kasi nakapag-asawa po ako ng taga dito. So dito po ako nagbabalak ng mag-migrate. So. Pero babalik-balik pa rin naman ako doon kasi ang nakita ko lang, ang difference talaga ay yung lupa. Grabe pang lupa dito. Makita nyo po, napakataba po ng lupa dito. Brown. Naputik siya na ano. Hindi ka tulad sa Pangasinan, dun po sa province namin. Oh, sa province po namin is putik na buhangin. So, yung tubig, pag magdidilig ka, madaling ma-dissolve, mawala yung tubig. Kaya hindi nag-i-stay ng longer. Direkta ka agad sa ano. Sa... Yun, mabilis matuyot din kasi... Buhangin, mainit. At dito, napakaganda talaga ng lupa. Kaya nga, sabi ni President Duterte, Mindanao is the promised land. Kaya, grabe. Na-amaze din ako kasi napakaganda ng lupa dito. Ano? Yun, no? Tapos, bihira din, magbagyo. Umuulan siya, pero bihira talaga yung malalakas na bagyo. Hindi katulad sa Luzon. Na, ay, grabe. May last time nga na nasira yung bahay namin doon. Oo, dahil sa sobrang lakas ng mga bagyo. Tanggal yung yero, tanggal yung dingding. Dito okay na okay, mga kaibigan, mga bossing. Shoutout nga pala sa lahat ng mga OFW dyan na nanonood. Na supportahan po natin yung agriculture kasi katulad ngayon, nagkukulang na tayo sa mga supply. Katulad ngayon, asukal. Alos wala na. Nagmahal na ng todo. Kasi nauubos po yung mga land po ng farming. Napapalitan po ng mga kung ano-anong construction. Kaya humiliit po yung ating sakahan. Ayan. Ayan, dito na po tayo. Sabay-sabay po tayo mag-tour ha. Kasi first time ko lang din. Kasi normally yung investment ko is nasa Pangasinan. Yung mga blinag ko last time, yung hituan, yung mga talong ko doon. So, dito is talagang mas malaki dito. Sobra. Ito, ito yung sinasabi ni Tita na small variety ng kamatis. So, ito September pa siguro daw ma-harvest. Ayan. Yan. Yan, okay. Ito yung mga normal. Yan, oh. Grabe yung tubig po dito, unstoppable. Okay. Yan, ito na po yung pinakadulo. So, nakapag-tour po tayo dito sa farm ng yan, Kamatis Farm. So, later po, pupunta naman po tayo sa kalabasa, squash, pumpkin. Okay, thank you guys. Yan, mga bossing, welcome back again dito na sa ating channel. Dito na tayo, pupunta na tayo sa so may kalabasa farm namin dito. Ayan, medyo matarik kasi bundok na siya. Bundok.
yung landscape niya. Okay. Okay, bye-bye Kamatis Farm. See you soon sa harvest time. Pero mukhang hindi na yata ako aabot sa harvest dahil nagre-report na nga pala ako. Dahil ang fleet ko kinatawagan ako para mag-submit ng mga documents. So hopefully gumanda yung presyo niya on that time. Kasi sa Luzon ngayon is sa tagbagyo. So ang presyo ng gulay is napakamahal. Kaya nga sabi ko sa inyo dito sa Mindanao, napakaganda po ng klima dito. Yun nga lang, yun nga. Sana map. Ayan o. Napakaganda. Matarik nga lang dito sa aming farm dito. Ayan o. Unlimited tubig siya mga bossing. Okay. Andun yung kamatisan mga bossing. Ayan, sana nag-enjoy kayo dito sa tour namin di sa aming farm, na sana nakatulong din to para magkaroon kayo ng idea na mag-invest sa mga ganito. Na rin ma-develop natin yung ating agriculture, dahil siyempre sa mga OFW tayong medyo may kapital para mag hinihingal ako para magpondo ng ganito kalalaking investment. Sana wala nga lang ahas. Ayan. Alright. Ay. Ayan, dito na tayo sa may kalabasa. Yun. Kumbaga, isang chocolate hill siya eh. Yung laki. Ayan. Ayan na siya ang bunga. Okay. Saran. Ang panguud. Hanggang doon tayo. Hanggang sa kabila po. Ayan. Okay. Ito lang ka. Ayan. Ayan, ganda ng view mga bossing. Okay. Yan, so hanggang dito na lang tayo mga bossing. At na-tour ko na kayo kasi pabalik na uli kami kasi tanghali na. Lunch time na. Nagugutom na kami. Kami nakapagdala kasi yan, pagkain. So yung mga kasama ko. Ba? Sure, bula. Buna, ito Bert, oh, meron ng bunga. Ayun, oh, malaki na pala, oh. Ito ang tarik ng bundok dun, oh. Ito yung mga pang tusok. Sa kamatis. Sa kamatis. Oh, dap, sabi na. Ayan, pwede rin pong taniman dyan, no? Oo. Mais yung target namin na itanim dito. Ah, mais po. Oo. Dito ni Akigo? Oo. Paakit na po tayo. Ah, sige po. So, yung mga idol, dito na tayo nagtatapos ng ating video. Okay? Ah...
mabalik na tayo sa motor kasi pauwi na tayo kasi lunch time na. So tinignan ko lang siya kasi bago ko bumalik ng Manila mag-report. Gusto kong makita yung, syempre nag-invest tayo. So gusto rin natin makita yung lugar, no? So pare-pareho tayo nag-tour ngayong araw na to. Ayan. Nakakapagod nga lang siya kasi bundok na. Yung pabundok siya pero quality ang hangin. Napakaganda ng lugar, napakalamig. Kaya napakasarap tambayan talaga. Ano? Oh, ba naman. Parang nag-hiking. Napakaganda. Dito sa Mindanao. So, ay. Ay, motor. Nag-aantay na sa amin. Oh. Shoutout nga pala sa lahat ng OFW, Seaman. Tulad ko. Lagi po kayo mag-iingat. Diyan. Sa pandemic. Lagi po tayo mag-iingat para sa pamilya po natin. Magbigosyo po tayo. Para hindi na po tayo ma-extra capital at saka madali po tayong mag-retiro sa pagiging OFW soon. At yun din po ang target ko. Kasi once na masesa tayo, sino ba namang gusto pang babalik sa abroad na mangamuhang ka, ba? Marami kang boss, marami kang makikisama ka ng husto, ba? Lahat ng pagtitiis gagawin mo, kaipon ka lang. Kaya dun sa mga first timer na maging wise sa paggamit ng pera, i-invest nyo saan yung hilig nyo. Tulad ko, nag-invest ako kasi hilig ko talagang agriculture. So guys, papaalam na ako, dito na yung motor. Ganito lang motor na pwede rito. Pagod. Ayan, bye bye. Don't forget to subscribe.